Okay mga sir, so magbo-bore up tayo. Speaking of bore up, yan yung kasama natin. Boy, shout out. Kaya kasama natin si partner Rayan. Pagbaklas na yung ano natin, yung makita natin. So maglalagay tayo ngayon ng nakapakit 66mm yan. 66mm para sa 200cc. Ito yung bloke niya, 200cc. Lalagay ko ngayon yan. Ayan yung makina natin. Ayan. Sabi ng iba, itong bloke na to is bore up daw kasi makinis na. Pag tinignan nyo dyan sa gilid, maputi na. So malinis lang talaga yan. Ayan yung stock natin. Ayan. Lagawin natin 200 million cc na siya. Then, mag-speed test tayo mamayang gabi para masubukan. C6 ulit yung speed test ko. Wala muna tayo sasabay kasi baka hassle lang din sa kanila. Pero try kong mag-invite mamaya kung may sasagot. Dapat bago kayo magbaklas ng buong ito, naka-timing muna siya dito. So itatapat nyo lang yan. Yan, dun sa marking sa loob. Okay. Bago nyo tanggalin tong head, ang apat. So yun yung sunog nung stock natin, pandurugan. Linisan natin yung buong head.
Okay, na lubricate na natin tong 66, ikabit na natin. Okay, so porting polish na kami ngayon. Ayan. Ilis natin. So, pinalish ko na din to. Oh, gato ginagawa ko yung porting and polish. Pakita ko na lang siguro kung paano namin inilagay. Okay, nagpalit tayo ng stage 2 RS8 cams. Meron siyang difference na 1.5 mm dun sa lift ng BBA. Then meron 0.8 difference dun sa normal cam. Kapit na natin. Nagpalit din ako ng racing spring. RS8 din to. Kabit na. Yung stage 2. Inblockin natin. So, nailagay na natin yun. Stock head pa rin gagamitin natin. Then, makita nyo sa screen. So, ported na yung ano natin, polish. Yung head natin. Makita nyo sa ano to, screen. Okay. So, naka-ported na pala to. Nung stock pa lang gamit nating head, pinort ko na siya, so hindi ko papakita ngayon kasi para lang magkaroon kayo ng idea na bore up muna tayo. Okay, so naglagay na rin tayo nitong manual tensioner. Kasi pumipitik 'yan kapag sobrang taas ng torque. Pwedeng mahirapan yung stock niyan. Kaya nilagay na natin ang manual tensioner. So lahat ng mga bore up hindi uubra 'yon. Yung luma. Kaya naglalagay tayo ng manual tensioner. Hindi pa ako nagpalit ng timing sprocket, so gumamit pa rin ako nitong compression release mechanism para sa easy starting natin. Okay. Okay, galing yung rides natin kagabi ay kahapon. So
So stock, so susubukan naman natin mag-bore up ngayon kasi nag-check na rin ako ng gasket kung yung sa pagkaka-overheat niya kung maapekto, wala naman. So ayun lang problema yung thermostat kanina. Bore up tayo ngayon, bore up, bore up. Okay, so naigabit na natin, iduk na natin, maglalagay na rin tayo ng throttle body from MTRT. Yung sukat niyan, ilalabas ko na lang dun sa screen niya para makita niya. Naka manual IS din to, so, then meron ng head. Okay, kabit natin. Okay mga sir, so naikabit na natin yung 66 bore natin. So nag-calculate tayo, naka 200cc tayo, estimated 200cc yung nakalagay. O stock stroke gamit ko 58.5, then 66mm bore tayo, stage 2 cams. Diyan, papakita ko sa screen nyo kung ano yung mga nakalagay sa atin. Racing spring RS8, 32mm throttle body, naka racing line power pipe tayo, ayun pa rin yung gamit natin. Power of 200cc! Alis niya! Okay mga sir, so yun yung naging response na 200cc na nilagay natin.
So, pinaalala sa atin nung partner natin na si Rhea na pagkalagay pala nun, so may break-in period pa tayong ginawa na at least 1,000 plus din yung tinakbo muna natin. So, bago tayo nag-speed test din. So, solo ride tayo. Hanggang ngayon, nanginginig ako kasi grabe yung result nung speed test natin. Yung arangkada niya na 0 to 100 and then yung top speed na nakuha natin na 149 kph. So, grabe yun, 200cc. So, para sa mga gustong malaman kung ano yung build natin na yun, ayan, nandyan sa screen nyo lahat. Nandyan na yun, ipapakita ko lahat yan. Nandyan din sa description box yung ginamit natin, yung build natin. So, yung panggilid natin. So, hindi ko sasabihin. Basta yung build natin ngayon dun sa makina since bore up tayo, bore up edition yung ginawa natin. So, makikita nyo yun lahat nandyan. Ang nakuha nating arangkada is 6.79 seconds, 0 to 100. So, yun yung arangkada nakuha natin sa 200cc build. Salamat kay Rayan. So, partner ko yan. So, malupit din yan. Kaya, kung magpapagawa tayo, makikita siya. Lagi kong sama. Nandyan lang yan. Okay, then shoutout kay Gerald Rico Parao. So, aka Mr. Cool Rider. So, ng M3. So, shoutout dyan sa kapwa vlogger natin. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout din kay Jimwell Flores. So, salamat sa suporta, sir. Subaybay mo sa mga vlogs ko. Maraming salamat. At saka dun sa 500 pesos cash natin na winners kay Jay Sapanta. So, shoutout din sa iyo, sir. Then, suportahan ko na din yung small business niya. Jay Sap Helmet Shop. So, maganda yan. Maganda yung mga binibenta niya ng taong yan. So, nandyan lang siya sa Taytay. So, malapit lang din siya sa atin. Bisitahin kita minsan, sir. Maraming salamat. Baka mag-i-sponsor yan. Sabiro na, pero pwedeng totoohanin, sir. And then, yung ipamimigay pala natin na full face Evo helmet. So, update ko lang din. Nandun yung list ng entries dun sa Jerspeed Motovlog. Send nyo lang dun. Comment nyo lang din dun sa list na yun para mailista yung pangalan nyo sa raffle natin, sa giveaways natin na full face Evo helmet. So, matte black yung ano, nabili natin. So, ipapakita ko siya na next vlog. Pwede yung sponsoran ni Jay Sapanta. And then, nagpapasalamat din pala ako kay, ayun yung idol natin na mekaniko ng MTRT. Siya yung nag-dyno ngayon nung ginawa natin na 66 bore up. Galing siya sa final tune ng dyno testing kay Michael Jan Marquez. So, nagpapasalamat ako dyan. Bibisitahin kita ulit para sa another bore up edition natin. Subukan natin maggawin 300cc naman yung Aerox natin. So, okay. Like and share guys. So, sa mga upcoming videos ko, para updated kayo, then follow nyo lang din yung Jerspeed Motovlog FB page. So, marami akong pinamimigay doon. Kaya, para updated kayo, follow nyo lang din yung page ko na yun. And then, like and share sa mga videos ko. Subscribe. Maraming salamat po.